So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking muting channel. So, patulog na sana ako. And then, habang nagkakalikot ang nga ako dito sa internet, bigla ako nadaanan na meron palang petition itong si Banat Bay na kumakalat po sa cyberspace. Na merong petition po na ipakulong si Banat Bay noong year 2020 pa. So, mga kababayan, it doesn't work that way. Na pag gumawa ka ng petition online, eh, mapapakulong mo na yung tao. Hindi ganun yun. Pero, maganda lang po kasi pag-usapan to. Meron lang po akong gustong patunayan dito na kung gaano ka walang hiya at saka kung gaano ka ipokrito itong si Banat Bay. So ito na, basahin lang po natin, no. Ito nakita ko to sa change.org. And then meron na pala siyang 22,310 na pumirma para mapakulong itong si Banat Bay. Well, ulitin ko lang mga kababayan, it doesn't work that way. Kung gusto nyong ipakulong si Banat Bay, ang dapat nyong gawin ay mag-file kayo ng kaso. Pero hindi ayan ang punto ng video na to. Okay, so basahin lang natin, no. Okay, put Byron Cristobal aka Banat Bay behind bars for cyberbullying. Kasi medyo nagkaroon ako ng interest, eh. So habang nire-research ko nga to, nabasa ko rin po yung pinaka-narrative kung bakit nga po nagkaroon po ng petition para ipakulong si Banat Bay. So basahin lang natin, no. So ang sabi dito, recently a student named Jejomar Cantawe become viral overnight for posting a graduation picture saying scholar ng bayan, hindi ng fucking government. A well-known DDS blogger, Byron Cristobal aka Banat Bay, made a post online defaming the student and clearly violating the following. So pinakita niya dito na meron dong violation sa cyberbullying, sa Data Privacy Act, tapos posting or sending offensive photos of the victim. Okay, breaking into an email. So ayan, so ang dami nilang reklamo. So ang ginawa ko, hinanap ko yung viral picture itong Jejomar Cantawe. So ito, nakita ko to. So nakita ko yan mga ka-streetwise yan. Ang panahon kasi na to, year 2020, hindi pa ako political vlogger nito, eh. Anti-scam vlogger pa ako nito. Kaya hindi ako aware dyan, tungkol dyan kay ano, kay Jejomar Cantawe na yan, no. So pasensya na po sa ano, ha, sa camera, no. Kasi lobat yung isa kong cellphone, eh. Hindi ko magamit. So ito yung ginamit ko, itong luma kong mobile. Pero by the way, ito nga, no. So ito nga yung nakita kong picture dito. So ang nakalagay dito, no. So ito nga yun, scholar ng Filipino taxpayers, hindi ng fucking government. Yon. Well, para sa akin, kung ngayon nangyari to at nag-viral tong picture na to, magagalit din talaga ako. Oo. Kasi kahit nga nasabihin nga natin na taxpayers money yan, pero kung ang bansa po natin ay katulad po ng sobrang kurakot na bansa, katulad po ng Africa, tulad po ng Nigeria, eh wala po tayong scholar ng bayan. Well, hindi ko naman sinasabi na kontento ako sa education system natin. Alam naman natin na marami pang dapat i-improve. Pero yung tawagin mong fucking government, yung gobyerno natin, wala kang paggalang dito. Pero by the way, hindi naman ayan yung pinaka-content ng video na to. Ang pinaka-content talaga ng video na to, yung kung bakit nagkaroon ng 22,000 mahigit na petition online si Banat Bay para ipakulong. Okay. Kasi ako, sigurado ako yung gumawa, kasi niyan, dilawan niyan, eh. Diba, kita nyo? Kung gusto nyong ipakulong si Banat Bay, idemanda ninyo. Walang ganun. Hindi ganun yun. Mga tanga talaga. Pag dilawan talaga, mga tanga. So ito nga, no. So ito pala yung post ni Banat Bay na ang sinasabi nga, cyberbullying, defamation, Data Privacy Act, or so whatever, etc., etc. So ito pala yung post ni Banat Bay. Kita nyo, nahalungkat ko pa to, diba? 2020 pa to. So ang nakalagay dito, no. So name, Jejomar Cantawe. Tapos education, BS Communication Arts. Then school, Tarlac State University. Work experience, editor-in-chief, whatsoever. Pero dito ako natawa sa post ni Banat Bay. So makita natin dito, no, na yung qualification daw nung Jejomar Cantawe na to ay aktivista, rebellious spirit, reklamador, ungrateful, foul-mouthed, no pleasing personality. Okay. Kasi alam nyo kung anong nakakatawa kasi dito mga kababayan, kung ano yung nirireklamo ni Banat Bay dyan sa isang estudyante na yan na dilawan, ayun din po yung ginagawa ni Banat Bay ngayon sa current administration natin.
Okay? So, ang linaw dito, di ba? Aktivista. Okay? Si Banat Bay, kung magsalita, mistulang aktivista na rin. Okay? Rebellious spirit. Oh, yung nirereklamo ni Banat Bay dati na rebellious spirit daw itong Jojo Marcontawe, eh ayun din po ang ginagawa ngayon ni Banat Bay. Kita nyo kung gano'ng kawalang hiya yung putragis na yan. Bukod sa pangit na bobo pa. Putang. O di ba? Rebellious spirit. Yung nirereklamo mo Banat Bay dun sa isang dilawan na yan nung year 2020, ito na rin yung ginagawa mo ngayon, rebellious spirit. Paano ko nasabi? Anong tawag mo dun sa ginagawa mo ngayon? Sa pambabastos dun sa namatayan. I'm speaking for the Gamos family. Na imbis na yung pinaka simpatsya mo ay dun sa namatayan, ay dun pa sa suspect yung simpatsya mo. At yung pinagbibintangan mo pa is government officials. So, rebellious spirit yun, tanga. Oh, meron pa dito isa pa, reklamador. Kailangan pa ba natin explain yan? Reklamador si Banat Bay. Ewan ko ba? Lahat na lang nirereklamo sa gobyerno kasama itong si Dada at si Oli. Well, Banat Bay, kung pangit ka talaga. Ako hindi naman ako kagandahan lalaki, sinasabi ko rin naman yun. Pero hindi ko sinisisi sa gobyerno yung pagiging pangit ko. Eh ikaw, lahat na lang sinisisi mo. Pati yung pagiging pangit mo, walang iya ka, sinisisi mo sa gobyerno. Continue tayo. Tapos ungrateful, o di ba? Kita nyo, yung mga nanonood lang kay Banat Bay, ito yung mga ungrateful din sa ginagawang magandang bagay ng ating gobyerno ngayon. Actually, ang ating gobyerno, hindi perfecto. Admitted yan. Hindi perfecto yung gobyerno natin. Pero, syempre, sana man lang, kung babatikos kayo, sana yung may point at saka yung may ebidensya. Pero kung yung ebidensya nyo lang naman ay yung ebidensya na galing sa bunganga ni Banat Bay at saka ni Maharlika, ay katangahan nyo yan. Tanga kayo. Oh, kaya nga dyan, nagiging ungrateful na rin po yung mga follower na mga putragis na vlogger na to, at especially kay Banat Bay. Si Banat Bay, kapag napanood mo yan, wala kang makikitang ano yan, wala kang makikitang positive yan, puro negative na lang. So, ungrateful. Ungrateful na nga yung content mo, ungrateful pa yung mukha mo. Tapos, ano pa ba? Foul-mouthed. O, syempre, alam naman natin yan. Di ba, si Banat Bay, Diyos ko, yung tinawag niyang adik ang ating presidente. And then, yung tinawag niya pang bumabatak, yung presidente natin. Di ba? Tapos, no pleasing personality. O, di ba? O, yan. Ayun na yun. Hindi na kailangan explain yan kasi kitang-kita naman po talaga na mukhang bugok na itlog si Banat Bay. O, so, ito yung punto po ng video po na to. Di ba? Hindi natin kinakampihan itong dilawan na to, itong si Jojo Marcontawe. Actually, para sa akin, katangahan din naman yung ginawa ng batang yan. Pero yung pinupunto ko lang dito, di ba, katangahan din yung ginagawa kasi nila na gumawa ng petition para ipakulong si Banat Bay. Hindi ganun yun. Idemanda nyo si Banat Bay. At yung tsaka yung isa pang punto ko dito, yung nirereklamo ni Banat Bay doon sa dilawan na yan nung panahon ni Pangulong Duterte, ayun na rin po yung ginagawa ni Banat Bay ngayon. So, kung walang hiya yung mga dilawan, mas demonyo naman siguro yung ginagawa nyo ngayon. Di ba? So, yun lang po mga ka-streetways na nadaan ng kulan to. So, kayo po, ano pa masabi nyo po dito sa content po natin? Ako gusto ko talaga makulong si Banat Bay eh. Para mabawasan ng pangit. Pangit na content ah. Sorry, okay. So yun lang po, pa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre gusto ko rin po may natutunan po sa mga comments po din nyo. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Memo to. Bye bye.